Jesus Nazareno, awit at papuri anhay namin sa'yo. Tinggin ang panagin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagalo mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amin. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel. Manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami, kami iyong mga kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri, hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ang awa ng mga ulila, sabi ng Panginoon. Patawarin mo na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat ng tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halaman, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan.
Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, salakoy hugasan, at ako'y pupuri ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ay aking pagpapahariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak ng dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo.
Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayun din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa susunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. At sa atin pong ebanghelyo, bagamat umagang umaga, pero tayo po ay nakarinig ng mga pahayag mula sa Poong Jesus Nazareno na magkakaroon ng away-away, ang anak sa ama, ama sa anak, ang kapatid, magpapatayan. No? Pero pakatandaan natin mabuti kung ano yung konteksto at kung bakit ito mangyayari. Dahil nga, ang pagsunod sa Poong Jesus Nazareno ay hindi lamang idinadaan sa pagdidebosyon. Hindi lamang idinadaan sa pagdadasal ng nobina, pagdadasal ng rosaryo. Hindi tayo tinawag maging mga deboto para lamang umupo dyan, manahimik dyan, magdasal maghapon. Dahil ang pagtawag ng Poong Jesus Nazareno ay merong kaakibat na responsibilidad. Meron tayong misyon na dapat gawin. Hindi pwedeng hanggang deboto lang tayo sa salita. Gigising ka ng maaga, wala pang alas 4, nandito ka na sa simbahan ng Quiapo, no, para humarap sa Poong Nazareno, para tumitig lang sa kanya. Dahil ang kanya laging panawagan, humayo kayo. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ibig sabihin, magsalita ka, kumilos ka. Gamitin ang lahat ng ating kakayanan para maipahayag ang mabuting balita. At hindi madali. No? Hindi madali po yun. Minsan makakaranas ka ng pangaalipusta, makakaranas ka ng pagdududa, mismong sa iyong pamilya, mismong sa iyong kakilala, kaibigan, huhusgahan ka, hahatulan ka. Ilan ba yung nasabihan na dito na, debosyon ka naman ng debosyon, pero ugali mo naman. Debosyon ka ng debosyon, pero parang wala naman nagbabago sa iyo. Umabot ba sa punto na pinanghinaan ka? Umabot ba sa punto na parang ayaw mo na? Eh lalo na kapag no, ang usapin natin, kapag ang simbahan na nagsasalita, yung pagiging deboto mo ba lumalabas o tameme ka lang din, tahimik ka lang din kapag binabatikos na ang mga aral ng simbahan na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Kaya mismo yung isa, no? Mismo, tayo-tayo mismo nag-aaway o tayo-tayo mismo nang-aaway kapag nagpapahayag na ng salita ng Diyos. Nung nakalipas, oh, no, bago pang eleksyon, sa tuwing nasasabi ng simbahan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw.
Pero mga Katoliko, naku, huwag makialam ang simbahan dyan. Eh, hindi yun ang sinabi ng Nazareno eh. Kung maintindihan mo ng mabuti, umayo kayo, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Ipahayag ninyo, malapit ng maghari ang Diyos. O ano mangyayari kung nakatunganga ka lang dyan? Ano mangyayari kung uupo ka lang dyan? Anong isasagot mo sa harap ng poong Nazareno kapag nagkita tayo? No, kapag nagkita-kita tayo doon, ano bang ginawa mo? Kaya nga sabi ni Kristo, to tandaan niya po, no? Tandaan natin na mabuti. Hindi magiging madali ang pinasok nating pagdidebosyon. Hindi madali ang pinasok nating desisyon na susunod tayo sa poong Jesus Nazareno. Pero ang sabi niya, ito na, sabi niya, maging matalino kayo. Kagaya ng Ahas, no? Gumamit pa ng halimbawa, maging matalino kayo. Kailangan natin masuri ang mga naririnig natin, mga nakikita natin ngayon sa paligid. Maging matalino ka. So, ibig sabihin, hindi pwedeng aanga-anga tayo. Hindi pwedeng sabihin na bobo tayo. Maging matalino. Kung ang pinakikinggan mo ba, no, yung sinusundan mo, iniidolo mo, ito ba yung sumusunod sa Nazareno o baka naliligaw ka lang din? Hindi lahat ng argumento, hindi lahat ng nagko-comment, no, sa post mo, dapat mong patulan. Hindi lahat ng away pinapatulan o gustong mang-away pinapatulan. Kailangan mo mas maging matalino. Baka mahulog ka sa trap. Pangalawa, ang sabi, maging matapat kayo. Sabihin nyo nga po, matalino. Wala na, tulog na. Ulit, sabihin nyo nga po, matalino. Pangalawa, matapat. Na kahit anong mangyari, maligaw man tayo, magkamali man tayo, babalik tayo sa poong Nazareno. Sa Kanya pa rin natin ibibigay ang ating katapatan. Kasi naiintindihan naman po ng Nazareno na may mga pagkakataong tayo'y panghihinaan, tayo'y maliligaw, pero bumalik pa rin tayo sa Kanya dahil handa pa rin niya tayong tanggapin. Ano man ang mangyari sa atin, tanggap tayo ng Diyos. So nawa, itong dalawang katangian na ito, taglayin natin habang tayo po ay gumaganap sa mga misyon at responsibilidad na ibinibigay sa atin ng poong Jesus Nazareno. Maging matalino at matapat sa Kanya. Amen? Magsitayo na po ang lahat. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang ating pong itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo,
Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Iyong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Iyong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Iyong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Oong Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alag at tinabay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Wala pa rin ba kayong
pananalig kung sabihin ika'y iniibig. Ako si Jesus, iniibig kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.